Pinakakasuhan ng NBI si Aklan Representative Teodorico Haresco Jr. at ilang kawani ng gobyerno na sangkot umano sa pamimeke ng Special Allotment Release Order o SARO. Pinabulaanan naman ni Haresco ang paratang. May news to go si Mav Gonzalez. Ikinagulat ni Aklan Representative Teodorico Haresco Jr. na isa siya sa limang ipinadedemanda ng NBI ng falsification of public documents kaugnay ng pamimeke o mano ng Special Allotment Release Order o SARO. Itinanggi ng kongresista na kabilang siya sa sindikatong namimeke ng SARO, ang dokumentong kailangan para mapondohan ang mga proyekto ng gobyerno. I am the victim here. First of all, we were the ones who complained to the NBI. I'm asking for the NBI to reinvestigate because how can it be that my office can be an originator of fake SAROs and when we have no capability at all. Para sana sa farm-to-market road sa ilang probinsya sa bansa, ang 879 million pesos na halaga ng 12 SARO na inihanda ng Budget Department nitong Oktubre. Pirmado man ni Budget Assistant Secretary Luz Cantor ang mga SARO. Hinarang ito ni Budget Undersecretary Mario Relampagos dahil sa kawalan daw ng network plan. Pero sabi ng NBI, pina-photocopy at pinalabas na orihinal ang mga SARO para linlangin ang local officials na may budget na ang proyekto. Kaya ang mga contractor. Naglalabas na ng pera sa sindikato para makuha ang proyekto. Si Haresco pumirma raw sulat sa DA na humihingi ng SARO kahit di inaprubahan ng DBM, kaya pinasasampahan siya ng NBI ng reklamong falsification of public documents. Obstruction of justice naman sa konsultant niyang si Mary Ann Castillo dahil di raw nakipagtulungan sa NBI. Wala pang tugon dito si Castillo. Falsification of documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Code of Conduct for Government Employees naman ang haharapin nina LV Rafael, Bernie Beltran at Emmanuel Raza, staff ni Zamboanga City Representative Lilia Nuño. Naunang inamin ni Raza na siya ang nag-abot ng listahan ng mga proyekto para sa Cagayan Valley sa isang Jose Badong na staff sa House Appropriations Committee. Pero nakuha lang daw niya ang mga dokumento kay Rafael, the driver ni Budget Undersecretary Relampagos. Si Badong na ang nagbigay ng mga dokumento kay Abraham Pelonio, Chief of Staff ni Cagayan Representative Aline Vargas Alfonso, na siyang nag-email nito sa isa pang staff ng kongresista sa Tuguegarao kung saan nadiskubring peke ang mga SARO. Pero sabi ng NBI, tuloy ang kanilang investigasyon. Wala kasing malinaw na mekanismo ang Budget Department para tiyaking di napupunta kung kani-kanino ang mga SARO. Di pa raw lusot ang ibang taga-DBM kasama si Relampagos. Handa naman daw si Relampagos na makipagtulungan sa NBI. Susuportahan daw niya ang kagawaran para matigil na ang sindikato. Pagtitiyak naman ni Budget Secretary Florencio Abad, oras na mabasa na nila ang report ng NBI. Papatawa ng karampatang parusa ang mga empleyadong pinangalanan. Mav Gonzalez, GMA News.